Ay, mano Marco. Ano ko ba ulam? Hato. Red po muna ako ngayon. Oh, Insan, morning! Sir, good morning, Insan. Ano ba? Pwede ka ba mamaya? Oo. Wala ka namin cameraman sa shooting. Cameraman? Oo, sige. Ano aras ba? Yes, sir. Oo, sige. Oops, bawal. Tawag ang mga si Insan. Hindi sumasagot ah. Tango na kayo. Tango na. Sabi mo namang gumisig, sinundo pa ito. Wala, hindi. Kuha muna. Wala. Lord, talagang kaya namin tanggapin pa. Hallelujah. Kawahayan mo nga. Loretta, dito, Loretta, dito. Loretta. Loretta. Kawig nga kayo, bro. Paano gagawin natin mamaya nga pala? Siya nga pala yung maging cameraman natin. Ah, cameraman? Kuha mo. Ah, sige. Juan? Uy, nandiyan na pala si Jay. Jay ba yan? Ah, tuloy ka tato. Ay, Jay! Tara, kasa. Siya nga pala, pinsan ko si Kyle. Uy, pala. Magkawig sila, di ba, bro? Hindi, ha? Oh, sensya ng boy, pero mas gwapo itong pinsan mo. Tara, kumuha tayo. Ah, sige. Parang, nanto, ito yung mga props natin. So, limited time. Ibig sabihin, limited stock lang kahit. So, ito yung naano na lang ni Paul. Ito rin yung sinabi ko rin naman sa kanya. Ito na naisip ko kagabi talaga. So, kung may any idea kayo para sa props natin,
Eh, welcome na mag-suggest kasi talaga ako, wala pa akong idea sa mga yan. Masyadong ang mahaba. Alam ko na kung paano puputunin talaga to. Wait lang, ha? Wala akong good thing. Ay, sorry, sumabit. O, pre, may ikli na. Naputol ba nalang good thing? Sorry nga pala kanina, pre. Pre, nga pala, may naisip na ako dito. Ano yun, pre? Yung tungkol sa tatay, pre, yung na-aksidente. Tapos hindi siya nakabangon, pero may anak siya na nakatapos ng pag-aaral. So yun, parang yung anak niya nakapagtapos ng ano, ng paghihirap nila. So yun, nakabangon, nakabangon sila dahil sa anak niya. Gusto kong tayo nandito, pre, ano, benda. O rin, may naisip na ako, pre. Ano yun, pre? Story ito tungkol sa dalawang magkapatid na nagmamahalan. Tapos hanggang sa namatay, sinulat niya yung mga mabubuting gawa niya dito sa notebook. Kaya ang magandang pamagat para dito, pre, notebook. Binaisip na rin ako, pare. Ano yun, pre? Saglit. Matulis masyado eh. Baba mo. Yeah. Naisip ko, tungkol sa mag-ama na nagkasakit yung anak niya, tapos yung tatay niya naman namatay, dinunate niya na yung puso niya sa anak niya. Binaisip ko ang title niya, dalawang puso nagmamahalan. Okay yun, pre. Okay yung mga idea niyo, mga pre. Pero paano yung dalawa? Alam ko lang kung gawin mo na ito. Mamadaliin ko na lang ito. Para tapos ito. Ah, may naisip na ako dito. Maganda magiging kwento ng dali nito. May isang babae na sa sobrang depres dahil ang tatay niya ay nabundol dahil sa isang aksidente. Pagkatapos nun, nagles ang kanyang kuya para sa isang babae na nabuntis niya na may anak na sa ibang lalaki. Habang ang nanay niya ay busy-busy sa gawaing bahay at sa iba pa niyang mga kapatid. Naging mag-isa siya, naging loner siya. Isang araw, nabalitaan niyang naaksidente ang kaibigan niya sa pagbabike. E di lalo siyang na-depress. Sinabayan pa na nagkaroon ng story ang nanay niya. Feeling niya katapusan na ng mundo na sa point na gusto niya na magpakamatay. Pero naalala niya yung klase niya na dati nag-graduate na. Nagpursige sa pag-aaral, makatapos lang. Sabay naalala niya din yung bumati sa kanya. Nasabi, maganda siya. Pati yung time na akala niya na naglayas kuya niya. Pero binigyan lang pala ng tubig yung kaklase niya sa labas. Niyaya lang pala mag-hiking kaya nawala sila ng 3 days. Yung buntis na babae na GF pala yun ng kaibigan niya na naaksidente sa bike. Tapos, tatay niya na nakarecover na nasa abroad na laging tumatawag sa kanila gamit ang cellphone. Di kasi sanay mag-video call. Naakala niya depression along the way. Wrong impression lang pala. Ang bait talaga ni God. Kaya minsan, nami-misunderstand natin yung sitwasyon. Kala natin hindi na tayo love ni Lord. Ang totoo, lagi lang nandun yun. Tayo lang talaga ang nakalimot. Kaya eto siya ngayon, nag-worship kay Lord, na kahit tapos na service, na nakauwi na lahat, nakaparada na service ng church, saka pa lang siya uuwi. Ganyan niya kamahal si Lord. Kayo, ganyan niya kamahal si Lord. Say.